Pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang pambansang pulisya dahil sa pagbaba ng bilang ng krimen para sa unang dalawang buwan ng 2024. Sa oath-taking rights para sa newly promoted officials ng Philippine National Police, kinilala ng Pangulo ang pagsisikap-an niya na ginawa ng kapulisan para mapanatili ang magandaan niyang trabaho ng mga ito pagdating sa pagtugon sa problema ng krimen sa bansa sa umpisa ng taon. Ayon sa Pangulo, bumaba sa nasa 198,000 ang bilang ng naitalang krimen sa unang buong taon ng kanyang administrasyon mula sa higit 207,000 noong 2022. Mas mababa rin ito anya sa higit 295,000 na naitalang krimen noong 2017. And we have sustained this continuing crusade in the first 2 months of 2024. Compared to January to February of last year, there were fewer cases of theft, of robbery, carnapping, rape, and physical injury. And we have done it without resorting to legal shortcuts or short-circuiting the process or acts that subvert the rule of law. Ayon din sa Pangulo, bumaba ng 50% ang mga insidente ng paglabag sa karapatang pantao noong nakaraang taon kumpara noong 2022. Samantala, binigyan din naman ng Pangulo na sa kabila nito, hindi dapat maging kumpiyansa ang kapulisan. Hinimok ng Pangulo ang PNP na bigyang prioridad ang paglaban sa cybercrimes sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino!